Next, tingnan natin susunod. Yeah, ito sa painting. NCAA Art Ambassador. Ito yung mga, isa sa mga example ng painting. Kasi ever since, mahilig ako mag-paint. I remember, kasi napagkikwentohan natin. Oo, dati napagkikwentohan natin. Kasi my father nga is a painter. And maaga ako na-expose sa, yun nga, lagi kaming nag-attend ng mga exhibits. Tapos, pag nagta-travel, yun ang mga unang pinupuntahan. Museums, tapos galleries, exhibits. So, yun, ganun din. Yung mga anak ko, in-expose ko din yung... Pati sila, nag-paint na rin sila ngayon. Oo, pero hindi naman lagi. Pero yung daughter ko, yun, she's very much into arts. Music and painting. And yun, pero ginawa ko rin yung tinutour sila na pagpunta kami, for example, mga art exhibit, yun yan. Oh, for example, pag sa States, pag sa LA, yung Paul Getty Museum. Tapos, yun, 16th century, ng mga artist. Tapos chronological yung pag-present ko sa kanila ng art. Pag nakita mo yung pinanggalingan ng kung gaano ka-realistic yung mga paintings, yung Caravaggio, yung mga ganyan nung nauna. Tapos eventually, nung na-invento na yung camera, tapos kung bakit sila Picasso lumihis na sa realism, pag nakita mo from in a chronological manner, maintindihan mo na parang, ah, okay, wala nang pupuntahan pala. Parang nung time ni Picasso, parang may camera naman eh. Kaya nag-photography na. Hindi, tsaka yun nga, parang if you want realism, edi pakuha ka na lang sa camera. It's not about just kaya si Picasso, yung mga ano niya, iba-ibang, you know, iba-ibang perspective. Yun ang pinakanasaan ni pag-iisip ko ngayon habang kinikwento mo about sa chronological manner. Mm. Kasi I remember na pagkwentuhan namin before sa set, si Picasso nga, na parang yun nga yung sinasabi ni Papa Ian na about doon. Kasi pag nakita mo yung works, for example, na modern painting, si abstract, tapos wala kang background ng buong pinanggalingan, sasabihin mo lang, kaya ko din gawin yun eh. Of course, pero with the context kung saan ang galing, it totally mas changes iba. It. Oh. Yun yung nakakapagdama sa isang tao kung bakit siya tinawag na art. At kung paano umabot doon. Yes. Isa sa mga gusto kong saying si Picasso, sabi niya, when I was 16, I could draw like Rembrandt. You know, yun yung peg nila at that time. Sabi niya, but it took me my whole life to learn how to paint like a 5-year-old. Which is hard din naman talaga. Totoo naman. So, yun. Ang taray, di ba? So, alam nyo na, guys, hindi lang magaling na aktor. Isa pang artist by heart talaga na bonga-bonga. Hello, mga ka-Jeepney! Subscribe na to Jeepney TV's YouTube channel para sa more showbiz chika ng mga paborito nyong artista.